Puno ng masaya at pinagpalang karanasan ang kauna-unahang year-end fellowship ng mga pastor sa buong North Philippine Union Conference Territory. Ang nasabing malaking kaganapan ay dinaos sa Adventist University of the Philippines, Silang, Cavite, at nagdulot ng mas matibay na samahan, pananampalataya at pagkakaisa sa mga pastor sa kanilang mga paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Cherry Dominguez. Sa layuning pagtibayin ang pagkakaisa ng mga manggagawa sa teritoryo ng North Philippine Union Conference, isinagawa ang kauna-unahang NPUCY Ministerial Year-End Fellowship sa Adventist University of the Philippines, Silang, Cavite, na may temang Community noong 10 hanggang 14 ng Disyembre ngayong taon. Well, ang layunin ng pagtatagpo-tagpo na ito ng mga ministro galing sa iba't ibang teritoryo ng North Philippine Union Conference ay una upang magkakilala-kilala ang mga bagong mga manggagawa sa ating bukiran. Pangalawa, yung mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkita-kita, ito yung panahon na sila ay muling magkatagpo at pinakahuli ay upang sa gawain ng ebanghelismo, pangaral ay magkatulong-tulong at marami pa ang silang mga madala sa paanan ng ating Panginoon at sila'y tumanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Ito ay dinaluhan ng mga pastors kasama ang kanilang pamilya galing sa siyam na missions and conferences na nasasakupan ng NPUC. Araw-araw mayroong devotional, plenary at breakout sessions na makakatulong sa pagpapatibay ng pananampalataya ng mga dumalo at upang malaman ang mga bagong paraan sa pag-reach out ng mga tao sa panahong ito. Pagkahapon, mayroon namang iba't ibang sports na makakatulong naman upang mas lalong mapalalim ang relasyon at pagkakaisa ng mga manggagawa. Sa gabi, iba-iba naman ang programa na ginawa ng mga leaders para magkaroon ng bahagi ang lahat. Sa unang gabi, nagkaroon ng cultural night. Sa ikalawang gabi, ito ay ipinagkaloob sa mga pastor's kids. Sa ikatlong gabi, ito naman ay nilaan para sa dedication at commissioning ng mga ministerial spouses. At sa huling gabi, nagkaroon ng malaking pagsalo-salo, recognition at awarding. Bilang pastor, ako ay nagagalak na makasali sa NPUC-wide year-end fellowship na may community na tema. Talagang naranasan ko dito ang community ng Adventist sa buong North Luzon. At nagre-reflect ako sa katotohanan ng sabi ni Haring David na napakasarap pagmasdan ang pagsasama-sama ng mga taong nagmamahala ng mga lingkod ng Diyos. Bilang isang asawa ng pastor, marami kaming natutunan sa aming naging karanasan dito sa NPUC Year-End Fellowship. Isa na dito ang pagpapakumbaba. Napakahalaga na sa lahat ng larangan ng atin pong buhay, sa paglilingkod, sa paglalaro, nandun po ang atin pong pagpapakumbaba. Lubos naman ang kasiyahan ng mga dumalo na pinaunlakan ni Senator Bongo ang imbitasyon sa kanya na maging bahagi ng programang ito. Maraming salamat po sa leadership po ng Seventh-day Adventist, sa mga hospital ng Seventh-day Adventist all over the country. More than 10 na po yan. And of course, sa Hope Channel sa pagdadala po ng magagandang balita. Kasama niyo po ako sa pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Naging pagpapala sa lahat ang programang ito dahil mas lalong napatibay ang kanilang pagkakaisa na naaayon sa temang Community, a theme song na Go As One. Purihin natin ang Panginoon sa napakagandang programa na naidaos dito sa Adventist University of the Philippines ng North Philippine Union Conference Ministerial Department. Isang napakatagumpay na programa na ating naitatag ang isang tinatawag nating community team ng ating mga pastors. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Dominguez, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.